Growing a small business take a lot of sweat. 'Di ba? Kailangan ng hard work. Kailangan mong magpuyat, 'di ba? Para ho maipataguyod at maipatuloy mo ang iyong negosyo. Sa video na ito, tuturuan ko po kayo at meron akong i-share sa inyo na mga tips, the 7 tips on how to grow your business. Panoorin niyo ang video nito pagkatapos ng intro. Hello, kamusta? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Ian Canillas. Nag-upload ng mga content, mga videos dito sa channel. Nag-create tayo ng mga content na kung saan makapagbigay ng information, ideas, business tips na kung saan pwede niyong i-apply sa existing business niyo ngayon. Okay? So, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please subscribe na po, pakiclick na rin po ang notification bell at pwede kayong mag-comment sa video na ito. Okay, in this video, we will talk about the 7 tips on how to grow your business. Sa mga business-minded dyan, kaway-kaway naman po, kuminto kayo dito kung kayo ay business-minded. Sabi ko kanina, growing a small business take a lot of sweat, hard work, and sleepless nights. When you have your own business, you have a multiple options to increase your profits. Tama po ba? Because that's what everyone wants. Yun ang gusto ho ng mga negosyante. Pero ito yung 7 strategies na pwede niyong gamitin how to grow your business. Magsimula na tayo sa number 1. Increase your leads. You can grow your business by increasing the number of qualified leads. Ano ba yung leads? Ang ibig sabihin nito, ito yung mga prospect ninyo. The process that you use attract and interested prospect to your business. Paano ka makagawa ng leads? Tulad ng mga network marketing, affiliate marketing, na gumagawa ng mga advertisement sa Facebook, sa YouTube, at sa iba't ibang mga social media. They are using leads so that makakreate sila ng mga prospects. Ito yung tinatawag nating information drive. Gumagawa tayo ng information drive para magkaroon ng ideas yung mga prospect mo at yung mga tao. Kailangan mong ipaalam muna kung ano yung serbisyo at negosyo mo. Tulad ng nagpatayo ka ng rice mill. Kung kayo ho ay mayroong plano na magpatayo ng rice mill sa barangay ninyo o sa isang lugar, kailangan aware yung mga tao para ho alam nila na sa panahon ng anihan, sa panahon ng kailangan nila na magpapagiling ng palay, sa inyo sila pupunta. Tama po ba? So, you need to increase your leads so that makakreate ka ng interested prospects or millers or buyers, customers, isa po yan. Sometimes, 5 or 10 sa mga prospect ends up buying from your products or services. And you can increase the number of people coming in from 10 to 15 na kung saan sa pamamagitan nito, magkaroon ng increased profits by 50%. Number 1 pa lang po tayo. Bago po tayo magpatuloy sa number 2,
Meron muna akong i-offer sa inyo. Ito ay ang Sinong Rice Mill Machine. Ito ay made in Korea na kung saan di kuryente po ito, 3.3 horsepower lang po at meron itong output capacity na 300 to 350 kilograms per hour or 5 to 7 sacks per hour. Mura lang po ito at meron ho tayong promo ngayon. Ito ay maganda po pang simula sa negosyo ng rice milling business. Kung nasa probinsya po kayo or isa kayong OFW, pwede po kayo magsimula ng negosyo ng Sinong Rice Mill Machine sa inyong barangay o sa inyong probinsya na kung saan makatipid ka na, makatulong ka pa, makanegosyo ka pa. Pwede ka pang kumita. Ayan, order now, you can buy Sinong Rice Mill Machine. Okay, let's go to number 2. Turn prospects into buyers. Itong maganda. Paano natin i-convert ang prospect into buyers? You know what? You can develop your buyers or you can develop your business by increasing the number of prospects you convert to buyers. Paano ba ito? Eh, sir, marami na akong prospects, 100 of prospects, pero may isa wala akong buyer. Anong nangyari? Baka meron lang kulang. Okay, you need to check yourself. Ano ba yung kulang? Baka yung marketing strategy, kailangan mong i-upgrade. Kailangan mong pagandahin pa. This is the measure of effectiveness of your sales effort. Okay, if you can increase your conversion rate from 1 out of 10 to 2. Ano lang yan? Parang stepping stone yan eh. 1 to 10 or 1 out of 10 or 2 out of 10. You can double your sales and increase profits. What if gawin mo siyang 5 out of 10? Maganda, di ba? Paano ba? Dapat meron kang strategy. You need to improve your marketing strategies, your services, and of course, improving your ability to sell and convert interested prospects into paying customers is the one of the most important things you can do. Gawin mo na. And there is no replacement for ongoing sales training. Both for you and for every single person you speak to customers, either in person or on the phone. Sa ngayon, marami ng paraan kung paano mag-communicate sa mga prospects and buyers and customers. Meron na tayong WhatsApp, meron na tayong Viber, Messenger, Facebook, YouTube, di ba? Marami na po. So, gamitin natin lahat itong mga tools na to for your marketing strategies. And let's go to number 3. Identify your challenges. Alam niyo mga kaibigan, sa negosyo, there's a lot of challenges. But you need to overcome these challenges. You need to face these challenges. Look at the key areas of your sales process, you know, and seek ways of to improve a little bit in each area. A small improvement in each key area can lead to a innermost improvement in overall sales result. Kailangan mo yan. Staying motivated. You need to motivate every challenges. Every difficulties na nangyari sa inyo ngayon, challenge mo yan. Stay positive, be motivated. To achieve those sales goals can be challenging. Tama po, challenging talaga yon. But is vital to developing your business. The problem is, or your problem is, solving ability is a key determinant of how much you can accomplish with your business. Walang problema na walang solusyon. Kaya every problem, it is a challenge. Tulad ng pagpatayo ng isang negosyo, meron kang food cart, meron kang food truck, di ba? Mahirap humanap ng customer, saan ba ilagay ang food truck mo or negosyo mo, food cart, saan mo siya ilagay? Saan ba yung
prospective areas or location tulad ng rice mill, saan mo ilagay yan para magkaroon or hahabulin ka ng mga customers? Yun ho, challenge po yan. Okay, before we proceed to number 4, meron muna akong i-offer sa inyo. Ito ay ang mga food truck. Ayan. Ang food truck ay made in China ito, pero napakaganda. Tingnan nyo guys ang mga picture. Pwede kayong magsimula ng negosyo nito. Ayan, tingnan nyo. Right? Kung nagustuhan nyo ang mga food truck na ito, pwede kayong tumawag or mag-text sa akin sa 0908-392-1831. At meron din akong globe number. Ayan ho, ibigay ko rin. Okay? So maraming salamat po. Next, we proceed to number 4. Number 4, increase sales. Paano ba natin pa-grow or paakyatin, paramihin ang daily sales natin? Increase sales. Dapat meron tayong daily sales. Yung iba, monthly sales. Yung sa akin naman po, paano natin paakyatin at paangatin ang binta natin. Okay. Grow your business by increasing the number of individual sales that you make to each customer that you acquire. Kung meron kang mga tauhan, meron kang mga crews or marketing persons, alright, dapat meron kang targets. Meron silang goals bawat isa. Alam nyo kami, bawat araw meron kaming mga goals, meron kaming targets. Ilan ba yung customer, ilan ba yung prospect? Dapat sa 10 prospect, meron akong ma-close deal na 2 or 3. Good na yun. Pero kung tamad ako, kahit isa lang, okay na yun. So, dapat meron tayong goal. Kasi kung wala kang goal, hindi mo talaga maaabot ang target mo na pataasin ang sales natin. By increasing the frequency to purchase by 10%, your sales and increase profits by the same percentage. Okay, what are something that you could do to get your customers to buy more from you and to buy more frequently? Dapat yung customer mo ay hindi lang once bumili or hindi isang basis lang. Dapat bigyan mo sana ng dahilan na balik-balikan kanila. Ano ba? Maganda ang service, maganda ang produkto, at maganda rin ang salesperson natin. Hindi ibig sabihin na lahat dapat ay maganda. Not only a physical outside, but also inside. Maganda ang ugali. Yun talaga. The size of the sale and the profit that you earn from each impacts your profit margin. You should be continually looking for ways upsell. Ano bang ibig sabihin ng upsell? Every product kasi meron itong sariling paano ba natin ito i-upgrade? Bakit nag-increase? Every business meron tinatawag na ito best seller ito. Ito, hindi ito masyado. Dapat gagawa ako ng promo nito. Yung products na hindi naman na masyadong mabinta, dapat gawan mo ng promo. Diba? Para maging fast moving din yan. Paano nga ba? Gawan mo ng program. You know, each customers so that he or she buys more each time. You make a reasons to a customers for repeat orders. Maganda. Kasi kung meron kang mga repeat orders, magkakaroon ka ng mga regular customers. Diyan, aakyat ang sales natin. Kapag maraming mga customer na nag-repeat orders. Balik-balikan ka talaga nila. Tama po ba? Now, let's go to number 5. Grow your profit margin. Paano nga ba i-grow itong profit margin natin? Profit margin is the gross profit that you make from the sale of its product or service. By continually seeking ways to raise the price or lower the cost of your product or service. Ganito talaga. Minsan,
hindi natin makikita kung magkano ba talaga ang profit natin. We must have to study. Bakit hindi nag-grow yung business ko? Dahil hindi mo tiningnan, ay, ganito lang pala yung profit ko, ang liit-liit pala, pero malalaki ang mga expenses ko. Diyan, papasok ang tinatawag na yung cash flow. Mahina na yung cash flow natin. Dapat alam mo na malaki ang profit mo. Okay? Kung hindi man malaki, basta volume yung mga products mo na kahit maliit yung profit, pero marami naman po. So, dyan pumapasok ang cash flow. Alright? You know, every single amount of money, okay? Every peso na in-increase natin sa presyo, if you hold cost constant, you know, flow straight to the bottom line as profit. By continually seeking ways to raise the price or lower the cost of your product or service without decreasing the quality. Dapat hindi natin i-compromise ang quality. Kung nag-increase tayo ng presyo, dapat ang quality maganda. You can increase profits per sale. Ganun din sa mga negosyo ng mga rice mill. Kung gusto nyo balik-balikan kayo ng mga customers, dapat bigyan nyo ng halaga ang pag-upgrade or pag-maintain ng inyong mga spare parts. Kung gusto nyo maganda ang performance at quality ng bigas. Kung kayo ho ay gustong mag-increase ng singil sa per kilo doon sa bigas, sa output capacity ng bigas ninyo, o output ng bigas, kung ilang kilo po yan, mag-adjust kayo, mag-increase kayo, pero dapat maganda ang quality ng bigas ninyo. Okay? So, every peso na reduce, okay, if expenses, pinag-usapan natin expenses, if we decrease our expenses, you know, if you hold sales and revenues constant, also goes straight to the bottom line as a net profit, okay? Kung mas malaki ang reduce sa expenses natin, doon babawi tayo sa doon na malaki at lalaki ang profit natin. Alright? So, ayan ho ang number 5 natin. Grow your profit margin. Okay? So, next, number 6. Spend smart. Ito, alam nyo, ito yung very critical minsan sa mga nagsisimula pa lang sa negosyo. We are buying not necessarily. Okay? We buy something na hindi naman kailangan, natitinggal lang. Dapat smart tayo sa paggastos ng pera natin. Dapat alam natin yung ginagastusan natin na ito ba ay talagang gagamitin, maging asset ba ito. Baka yung binili ko ngayon maging ano ba ito? Hindi ito maging asset kundi maging liability ito. Dapat wise ka, smart ka sa paggastos ng pera mo. Okay? So, in this tips, right? You can lower your cost of acquiring a customer. Ang ibig sabihin, kapag pabababain natin ang binabayaran natin to gain each paying customers, mas malaki ang kita kaysa gagastusin. Doon aakyat ang sales margin natin. You know, continually si creative. Dapat creative and innovative tayo. Marami pong paraan how to improve your advertisings and promotions sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa TikTok. Marami pong paraan. So that it will cost you less to buy each customer. This can impact and increase profits of your business dramatically. Alright? So, dapat maging creative ka. Maging innovative ka. Hindi pwede na gagastos ka lang ng gagastos for your marketing pero wala namang bumabalik. So, you need to study before you go it. Okay? So, yan. Kapag gumagastos tayo ng mga hindi naman kailangan, hindi na part sa negosyo natin, that is,
liabilities. Dapat gumastos tayo wisely and be smart in spending your money. And the last, bago po tayo papasok sa number 7, again, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe, mag-like, at mag-share sa video nito. At pwede kayong mag-comment. At kung gusto nyo po maging member ng YouTube channel natin, just click join. Mura lang naman po ang monthly natin. Ayan ho, pwede po kayong mag-join. And then sa susunod nating mga video, kung kayo ho ay member na po, we have shoutouts, we have promotions, we have feature. Ipi-feature ko po yung negosyo ninyo. Kung gusto nyo po magpa-advertise, gusto nyo pong maging sponsor ng mga video natin, just send me a message to 0908-392-1831. Ayan ho. Again, in-invite ko rin po kayo kung gusto nyo bumili ng Shinong rice mill machine. Ayan ho, mura lang po. Meron po tayong promo ngayon. Meron na kasamang pre-cleaner at saka elevator. Ayan, Shinong rice mill machine. At kung gusto nyo naman malalaking mga machine na rice mill, ayan ho, available din po ang combined rice mill machine. Yun ho, ang BSEE combined rice milling machine model 20D. Yan, malalaki na po yan. 1 tons per hour. Okay, let's go to number 7. Remember, customer referrals. Ito yung tandaan nyo mga kaibigan. Ang mga customer natin, dapat nating alagaan. You know what? The key of success is from our service. Diba? Maka-generate tayo ng sales if yung customer natin ay bumabalik. If once lang siya, and then they don't take action sa susunod naman po, you lose. Diba? Dapat meron kang customer na regular. Okay? Pero, dapat dagdagan mo yung customer mo. Remember, customer is your asset also. Okay? So, how to create customer referrals? Ito na. Think of ways increase customer referrals. Referral become potential prospects as the results of current customers recommending your business or service. Ganun din sa mga iba't ibang negosyo. Kailangan meron kang ano ba yun? Anong ibig sabihin nito? Yung magandang relationship sa customer mo. Oh, ma'am, sir, baka meron kayong mga kakilala na gusto ring bumili ng produkto na ito. Maganda to. Offer nyo ito. Kung magkapag-refer kayo, meron kaming incentive sa inyo. Maganda yun, di ba? Dapat, sa marketing, ganun tayo. Tulad ng mga rice mill business, kung gusto nyo maraming millers, sabihin mo yung mga, ay ma'am, sir, baka meron kayong mga kapitbahay na gustong magpakiskis ng palay, dito na, invite nyo sila. Kung meron kayong mga customer or mga kapitbahay ninyo na i-refer nyo dito, bigyan kita ng discount sa susunod. Oh, di ba? Maganda yun. You know, developing one or more proven referral systems for your business can have an inordinate impact on your sales and your business. Malaki ang impact sa negosyo mo. Ito yung tinatawag na word of mouth. Ano ba yung word of mouth? Ang ibig sabihin nito is an essential tool for any type of business. Yung iba nga, bumabayad ng millions para sa commercial sa TV at sa radyo. Pero ito yung word of mouth, mas mabilis to. Hindi na ka na kailangang magbayad sa mga artista or sino may yung creator ng mga advertisement. Ito word of mouth na. So, libre pa. It is an essential tool for any type of business na kung saan kailangan mo nang simulan. You should not be looked over. When you practice continuous improvements in all of these areas for your business, you will make more money and you will become successful in your business career. Increase profit and build your business, contributing to your future financial success. So, ano ba yung goal mo? What are your goals to grow your business? Let me know.
kailangan kong comments ninyo. Babasahin ko yan at ipipresent natin sa susunod nating mga video. Ayan guys, maraming salamat po. My name is Ayan. Maraming salamat sa inyong tiwala at sa oras na ginugugol niyo dito sa aking video. I appreciate sa oras ninyo. God bless po at ingat po tayo palagi. Hanggang sa muli.